Good day everyone! Nagbabalik na naman ang inyong boy, PJ Nazareno, Patrick Joseph, everyone. Hello, kamusta kayo guys? Last video, sinabi ko na babalikan ko kayo. At ito na nga, babalikan ko na kayo guys. Andito na yung Dito Telecommunications. I just wanna go right from the start. Ang bilis. Grabe. Super bilis. Talagang wow. Yes, mabilis siya. But in selected areas only. So, if wala kayong place nyo dun sa sinabi kong area, so, pwedeng wala pang signal dun sa area nyo. So, yung mga area na merong Dito coverage is limited pa lang. Hindi pa siya whole country. Pero, the limited data, grabe. Ang bilis talaga niya. First off, we have Bataan. Sa Balanga City and Dinalupihan. Next, sa Batangas, merong Balete, Batangas City, Cuenca, Ibaan, Lipa City, Malvar, Padre Garcia, Rosario, San Jose, San Juan, Santo Tomas, Tanawan City, and Taisan. Next up is sa Bukidnon. Ang meron lang sa Bukidnon is Malaybalay City. Next, sa Bulacan, merong Baliwag, Bukawi, Bulacan-Bulacan, Hagonoy, Malolos City, Marilao, Cagayan City, Pandi, Praridel, San Jose, Del Monte City. So, kapag sa Cavite naman, merong Amadeo, Bacoor City, Carmona, Dasmariñas City, Imus City, Indang, Kawit, Mendez, Silang, at Tagaytay City. Now, sa Visayas, sa may Cebu, Alcantara, Balamban, Barili, Bogo City, Carcar City, Cebu City, Compostela, Consolacion, Cordova, Danao City, Dumanhug, Ginatilan, Lapu-Lapu City, Lilo, Mandaue City, Minglanilla, Mualboal, Naga City, San Fernando, San Remigio, Santander, Sugod, Talisay City, at Toledo City. Next up, we have Cotabato, specifically in North Cotabato. Dalawa yung areas na merong Dito na signal is Kidapawan City and Makilala. Next is the Davao de Oro, Compostela Valley. Yung areas niya ay tatlo, Compostela, Montevista, Nabunturan. And then sa Davao del Norte, Braulio y Duhali, Carmen, Panabo City, Santo Tomas, at Tagum City. Now, sa Davao del Sur, merong Bansalan, Davao City, Digos City, and Santa Cruz. So, sa Laguna, medyo marami-rami, Binyan City, Cabuyao City, Calamba City, Calawan, Los Baños, San Pedro City, Santa Rosa City, and Victoria. So, sa Metro Manila, yun yung pinakamarami. Caloocan City, Las Piñas City, Makati City, Malabon City, Mandaluyong City, Manila City, Marikina City, Muntinlupa City, Navotas City, Paranaque City, Pasay City, Pasig City, Pateros, Quezon City, San Juan City, Taguig City, and Valenzuela City. Move on tayo, Misamis Oriental, Balingasag, Balinguan, Binuangan, Kinugitan, Mantikaw, Medina, Sugbungkugon, Talisayan. So yun yung sa Misamis Oriental. Next is sa Negros Occidental, Bacolod City, Palupandan, and Silay City. Next naman is Nueva Ecija. Ang dami, no? Cabanatuan City, Gapan City, General Mamerto Natividad, Palayan City, Rizal, San Jose City, San Leonardo, Santa Rosa, Science City of Muñoz, Talavera. So, yun yung sa Nueva Ecija. Next, we have Pampanga, Angeles City, Guagua, Mabalacat City, Magalang, Mexico Pampanga, San Fernando City. Next is Pangasinan, merong dalawa, Dagupan City and Manawag. Now sa Rizal, dito ako nakatira ngayon, sa Antipolo City, sa Cainta and sa Taytay. So sa South Cotabato, merong isa, General Santos City. So sa Tarlac naman, Capas, Concepcion, Gerona, La Paz, Moncada and Tarlac City. Lastly is sa Zambales, Olongapo City and Subic. Sorry sa mga taklo and friends ko dyan. Walang na-mention na may Dito sa Tacloban. No! God! No! God! Please, no! 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 But hopefully soon meron na. And sa other places, aside from Tacloban, I hope magka-Dito na rin. Kasi experience ko talaga is mabilis. Let's move on to second part ng ating video. Guys, talagang solid yung speed. As in. So, I tried it dito sa room ko and mabagal. Mabagal siya. Yung SIM is medyo mahina pa. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay
Pag sa room ko, ha, sa room ko. Kasi kulob din yung room ko, so wala sigurong masyadong pumapasok na signal. So, kapag nung lumabas ako dun sa may... dun sa terrace namin. So, merong signal. And grabe, it doesn't disappoint. So, dito sa kwarto ko, umaabot lang siya ng... 2,000 years later. Partida, kwarto ko na to, kulob pa to, and umaabot siya ng 660 kbps. Paano pa kaya, diba, sa labas? Umaabot siya ng 10 mbps, mapalo pa siya ng 12 mbps. Grabe, solid yung speed, and then kapag ginamit mo siya siguro, kapag nag-research ka, pwede mong gamitin kasi mabilis. Ganun kabilis yung signal. And yung pinaka nagustuhan ko talaga is yung nasa proper ka ng lugar namin. So, kahapon, umalis kami ng family namin and dinala ko yung dito na SIM para i-try. And while nasa labas kami, guys, imagine this. Grabe. Wow. Napakabilis. 30 mbps. Wow. Grabe. Alam mo guys, pangarap ko lang yung speed na ganyan. Hindi ko naman talaga parang, alam mo yung parang 10 mbps, okay na, masaya na ako, mabilis na para sa akin yun. Tapos ito 30 mbps, pa hindi naglalag. So ang ginawa ko is tinry kong i-update yung apps ko sa phone. Grabe. Talagang na-update siya ng ilang minutes lang, hindi umabot na isang oras, ganyan. Oh my God! Wow! Oh my God! So, ayan yung speed test and grabe. So, ayan yung speed test, grabe, ang bilis. Oh my goodness. Talagang na-amaze ako dun. So that's it guys for my review sa Dito Telecommunications na SIM. I've tried it for 1 week and I'm absolutely gonna keep it. Remind ko lang kayo guys na don't forget to like and subscribe, and don't forget to share this video para mas marami pang people yung baka learn something from this video. So I hope you learned something from this video. So thank you guys. This is PJ. Bye-bye.